siya. At manganganak na yata. Lumabas ka na! Anak ng aswang! Alagaan mo, anak ko. Patay na siya. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa libo-libo naming tagapakinig ng Dark Shadows 101 YouTube channel. Ako po si Trankiana, may kamag-anak na aswang. Mga tao rin sila, hindi mapaminsala. Pero natural na katatakutan sila ng mga ordinaryong tao. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng Anak ng aswang. Ako po ang nagpalaki kay Sarko. Nasa edad 12 pa lamang siya, nakitaan ko na ng kakaibang kilos sa ordinaryong tao. Auntie, mainit. Grabe ang init ah. Anong nangyayari sa akin? Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Bakit? Parang gusto ko kumain. Ayun, may manok. Kakainin ko yung manok na hilaw. Sarko, wag! Lulutuin natin yan, Sarko. Huwag mo nang lutuin. Okay na to. Lumalabas na ang pagkaaswang niya. Hindi ko na kaya pigilan ito. Pero pwede kong kontrolin kahit papano. Kailangan kong makontrol ang nararamdaman niya. Lalo na ang pagkain ng hilaw. Delikado. Alam kong darating ang araw, tao ang kakainin niya. Anak, malapit ka na mag-birthday. Hindi ka na bata. Ano naman po pinagkaiba nun sa ngayon? Palagi mo naman ako pinagbabawalang kumain sa gusto ko. Kaya nga, dahil binata ka na, dapat magpakatao ka na. Hindi ba ako tao? Kaya lang ako lumalayo sa kanila. Kasi parang ang sarap nilang kagatin. Tao sila. Katulad mo. Dapat nagiging kaibigan mo sila, Zarko. Alam ko. Pero bakit parang mailap ako sa kanila? Iba ang tingin ko sa kanila. Bakit ganun, Auntie? Natural lang yun. Amo, mamayang gabi maghahanda tayo. Wag na, Auntie. Hindi naman sila sasama sa akin. Kasi ang layo doon ng bahay natin. Pero sa akin, ang lapit lang naman ito. Auntie, ilan na ba edad ko? 18. Panginoon, 3 taon na lang. Ganap ka ng magiging aswang. Matuli na nagdaan ang mga panahon. Kahit paano, nasusupil ko ang kagustuhan ni Sarko na kumain ng hilaw. Dahil sa ginawa ko, kumain siya ng lutong karni ng hayop na lalo kong pinasarap ang timpla. Dahil dito, nakalilimutan niya ang kanyang pagkatao. Subalit, minsan akong nakalimot. Magtatapos na pala si Sarko. Binati siya ng kanyang kaibigang si Lily. Happy birthday, Sarko! Salamat. Wala yan sa akin. Marami ko ng birthday ang nagdaan. Hindi naman kami naghahanda kasi mahirap lang kami. Tsaka wala akong magulang. Si Auntie lang ang kasama ko sa buhay. Alam mo ikaw, kahit minsan hindi ka nang blowout sa mga kaklase mo. Ang kuripot mo. Sa totoo lang, hindi kasi ako sanay sa ganyan. Makapagtapos lang ako ng pag-aaral, okay na sa akin yun. Ganun ba yun? Sige, ako mag-blowout sa'yo. Saan mo gusto kumain? Wag na, Lily. Uuwi na lang ako sa bahay. Teka,
Bakit parang naglalaway ka? Sorry. Masakit kasi ang pangil ko eh. Pangil? Itong ngipin ko. Itong ngipin ko ang pangil. Sige ah, alis muna ako. Salamat sa pagbati mo sa akin. Diyan ka na! Ay, ang bilis namang umalis. Ang gwapo niya. Lalo na ngayong may bigote na siya. Tsaka bagay na bagay sa kanya. Bakit ba ako tinutubuan ng buhok dito? Darko? Anong ginagawa mo? Eto. Ayaw kasi malis ng buhok na ito dito sa bibig ko eh. Hindi. Zarko, tanda yan na binata ka na. Zarko, huwag mo kong aangilan. Nagagalit ka sa akin. Hindi. Basta na lang kasi dumabas sa bibig ko yun. Kung pwede mong pigilan, pigilan mo. Para hindi matakot sa'yo yung mga kaklase mo. Alam ko, Auntie. Pero unti-unti ko nararamdaman na kakaiba ako sa kanila. Ramdam mo yun? Zarko, iabot mo sa akin yung kalendaryo. Eto, Auntie. Akin na. Oh, Diyos ko. 3 araw na lang bilog ng buwan. Ay, sana huwag mangyari yung kinatatakutan ko. Huwag sana. Hindi nga mapakali si Aling Tranquilina dahil alam niya na hindi niya mapipigil ang darating na pagbibilog ng buwan na ang ibig sabihin nito magiging ganap ng aswang si Sarko. Abot-abot ang dasal nito pero ang katotohanan hindi niya mapigilan ang lahat. Bakit mo ba ako niyaya dito, Sarko? Sa bagay, ang ganda dito. Ang daming namamasyal dito. Mabuti pa bumili tayo ng ice cream. Ikaw ang bahala. Oh, ano ba yan? Ba't parang naglalaway ka na naman? Wala. Bumili ka na lang ng ice cream. Sige, diyan ka muna ha. Bakit ba ganitong pakiramdam ko? Parang nagiinit ang pakiramdam ko. Tsaka ang buwan, bilog na bilog. Teka, bakit nagkakaroon ako ng balaybo sa kamay ko at matutulis ng mga daliri? Ang bibig ko, parang anong nangyayari sa akin? Bro, anong nangyayari sa'yo? Ha? Aswang! Balik ka dito! Bitiwan mo ako! Ikaw magiging kapunan ko ngayon. Aking kap... Ano yun? Malakas na sigaw? Makaalis na nga! Nakalilipad ako! Bakit? Ha? Ano yun? Malakas na kalabog! Panginoon ko! Aswang! Wag! Auntie, bakit ako ganito? Bakit? Tinig ni Zarko. Diyos ko! Zarko! Ikaw ba yan? Auntie! Bakit ako naging aswang? Ang pangit ko! Tsaka maraming dugo sa damit ko! Tsaka may pinatay akong tao! Kinahin ko, Auntie! Diyos ko, buo na ang kanyang pagkatao. Zarko, ikaw ay anak ng aswang. Nasaan na si Zarko? Diyos ko, baka kung patayin din siya ng malaking aswang na yun. Zarko! Miss, anong nangyari dito? May sumalakay pong malaking aswang dito. Pinatay po yung lalaking yun. Tsaka hindi ko po nakikita si Sarko. Natatakot po ako. Baka ako... Narito ang isa niyang sapatos. Nako, baka tinigay siya ng aswang. Sarko, nasan ka? Diyos ko,
Anong magagawa ko para sa kanya? Auntie, nais ko malaman ang buong katotohanan sa buhay ko. Kailangan pa ba yun, Zarko? Hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? Naanak ako ng aswang. Sapat ba yun? Tatanggapin ko na lang yun na hindi ako karaniwang tao? Tao din ang aswang, Zarko. Hindi ba tao ka ngayon? Ngayon tao ako. Pero alam ko anumang oras magiging aswang ako. Maghahanap ako na magiging biktima para makuha kong puso nila at ang atay nila para kainin. Pwede mo namang pigilan ang nararamdaman mo, Zarko. Ngayon pa, nakabiktima na ako. Masarap ang karni ng tao. Nakakain na ako ng atay at puso ng tao na siyang pinakamasarap para sa akin. Maraming mga tao sa lugar na to at maraming lugar ang maaabot mo para makahanap ako ng makakatay na tao. Dahil may pakpak ako at nakalilipad ako. Hanip na buhay to. Anak pala ako ng aswang. Di aswang ka din, auntie. Hindi ako. Ang ina mo, Zarko. Ang ina mo ang aswang. Naku po, nakakatakot. Kung ikaw kaya ang kagatin ko, auntie. Zarko! Iwanan mo ko, auntie. Magpapahinga ako. Busog na busog ako eh. Sige, magpahinga ka na. Zarko, mabuti't nakita kita. Akala ko dinagit ka na ng aswang. Hindi mangyayari yan. Nabigla lang ako, kaya tumakbo ako at nagtago. Alam mo bang may napatay na estudyante? Nabalitaan ko nga, Lily. Kaya mag-iingat ka. Huwag kang uwi ng gabi na. Magpalit ka ng sked mo para maaga kang makauwi. Bakit naman? Naririyan ka naman para sa akin. Siyempre, sasamahan mo ako pauwi, di ba? Hindi sa lahat ng oras, Lily. Kaya dapat mag-iingat ka. Oo na. Bakit? Ayaw mo bang mapatay ako ng aswang? Ayoko. Dahil kailangan kita. Kasi mahal kita. Zarko, mahal din kita. At alam mo yan. Hanggat kaya ko magpigil, gagawin ko, Lily. Gagawin ko. Naging magkasintahan nga ang dalawa. Nalingid kay Lily ang lahat. At nang gabi ngang iyon, kusa itong umalis na hindi ko alam kung saan pupunta. Kusang lumitaw ang mapalad niyang pakpak na minana niya sa kanyang ina at ang matutulis na kuko at mabalahibong mukha sa kamay. Lagi akong inaabot ng takot pero hindi ko magawang takasan dahil tsak na hahanapin niya ako. Bakit wala kang tibo? May iniisip lang ako, Lily. Share mo naman sa akin, oh. Tsaka, bakit hindi ka sumipot sa interview ng trabaho mo? Wala pa kasi ako sa mood magtrabaho, Lily. Ang mabuti pa, umuwi ka na. Mamaya na. Hi, Lily! Halika, join us! Sama ka sa amin sa grupo! Kasi... Sige na, Lily, sumama ka na. Uuwi na lang ako mag-isa. Ikaw, umuwi ka na maaga. Sige bro, okay naman sa akin. Talaga, Sarko? Ako, salamat ah. Sige, go ahead. Mas mabuti na para makalis din ako. May pupuntan din ako eh. Mula sa paa hanggang sa ilalim ng kamay, lilipad kang walang sabit. Walang mataas na kahoy at poste ng kuryente. Hindi ka masasabit. Dadaan kang maingat sa baba, sa bubungan ng bahay. Lilipad na ang anak ng aswang! Ah!
Bakit ka nahuli sa oras ng trabaho mo? Hindi sir, sakto lang naman ang dating ko. Hindi ba dapat 30 minutes ang nakapansang DTR ang amo mo? Pero several times, hindi mo ginawa. Kaya absent ka ngayon. Wala kang sweldo and one week. Understood? Ang hirap naman ispilingin ng department head na to. Makikita mong hinahanap mo. Zarko naman, konting pasensya sa kanya. Department head siya eh. Alam ko, pero wala siya sa lugar. Suntukin ko kaya yung paglabas niya. Wag, mawawalan ka ng trabaho. Pagpasensyahan mo na lang. Mahirap pakisamahan ng mga tao sa syudad, auntie. Lalo na kung may posisyon. Nag-iinit ang pangil ko eh. Parang gusto kong mangagat. Konting pasensya, Zarko. Pagpapasensyahan ko sila ngayon. Pero mas gusto ko sa kabundukan. Mas masaya ako dun. Alam ko kung bakit siya masaya. Dahil nagagawa niya ang gusto niya. Kahit ano. Ah, Diyos ko. Paano ba siya mabubuhay ng normal? Nana Kilina, nasan po si Zarko? Dalawang araw na po siyang absent. Kaya nga ako nagpunta dito. Dahil may sakit siya. Oh, ganun po ba? Kaya pala nagpadala siya ng sick leave. Pero bakit po 1 month? Nasaan po siya at saka anong sakit niya? Kung nag-leave siya, sapat na yun, Lily. Aalis na ako. Ay, hindi pwede to. Hahanapin kong bahay nila. Hindi niya ako pwedeng basta iwanan. Mahal na mahal ko siya. Kailangan mag-usap kami. Zarko, isang linggo ka lang nagkukulong sa kwarto mo. Bakit? Pabayaan mo ako, Akilina. Mas gusto ko mapag-isa. Kasi napipigilan ako sa sarili ko. Hindi ka ba nagugutom? Ako nang bahalang maghanap ng gusto kong kainin. Huwag mo na akong intindihin. May kumakatok, auntie. Sige, bubuksan ko. Diyos ko. Si Lily. Lily, bakit naparito ka? Hindi ba ninyo ako patutuloyin? Si Lily. Bakit ka nandito, Lily? Ano ka ba? Napakalayo nito. Bakit ka nakarating dito? Nana Kilina, itinuro ako ng aking puso. Alam ko nandito si Zarko. Bakit po anong sakit niya? Zarko! Nandito ako! Pakiusap! Harapin mo naman ako! Zarko! Pero Lily... Ano kailangan mo, Lily? Zarko! Salamat at nakita kita! Anong... Bakit ka naririto? Bitiwan mo ko. Baka mahawa ka sa akin. Zarko, Lily, may sakit siya. Nakakahawa yung sakit niya. Anong gamot niya? Uminom na siya ng gamot. Kaya kung pwede lang. Auntie, iwanan mo muna kami. Huwag ka mag-alala. Makakauwi siya ng ligtas. Ikaw ang bahala, Zarko. Diyan na kayo. Lily, kung pwede lang umalis ka na, huwag ka nang babalik dito. Kasi alam Zarko, mo ba... Zarko, bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Walang kabulan sa akin ng pagmamahal. Iba ako sa'yo. Anong pagkakaiba mo sa akin? Tao ka. Tao ako, Zarko. Bakit? May iba ka na ba? Wala. Pero totoo, magkaiba tayo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Zarko, mahal na mahal kita. Pinipigil ko lang ang sarili ko. Kailangan mo nang umalis. Sige na, Lily. Umalis ka na. Papasok naman ako eh. Samahan mo na siya, auntie. Oo. Lily, halika na. Pero,
Umalis ka na! Tena, Lily. Galit na si Zarko. Halika na! Zarko! Mahal kita! Zarko, saan ka pupunta? Papawiin ko lang ang gutom na nararamdaman ko. Diyan na kayo! Diyos ko, hindi ko na naman siya napigilan. Naririto na ako. Sino yan? Lina? Ikaw ba yan? Dumating ka na. Tamang-tama ang dating mo. Lina, ang sekretarya niya. Alam ko na hindi ka dapat mabuhay. Nandiyan na! Anong aswang? Balansan dugo mo. Pero makakalis din ito na gutom ko. Akin ang puso't atay mo. Zarko? Gabi na. Bakit ka naririto? Halika, talika. Lily, pumikit ka. Ha? Huh? Bakit? Anong gagawin mo? Basta pumikit ka. Ngayon na! Anong? Lumilipad ka! Aswang! Aswang! Nawala siya ng malay. Tama lang yan. Para hindi mo malaman kung saan kita dadalhin. Zarko, nasaan ako? Saan mo ako dinala? Masyadong magubat dito. Tama ka, Lily. Gusto ko malaman mo pinagkaiba natin dalawa. Anong ibig mong sabihin? Tao ka, Lily. Yun ang pagkakaiba natin. Malaki-malaki ang pagkakaiba natin. Masdan mo ako. Aswang, Lily. Aswang na lumilipad. Nakikita ng mga mata mo ang pagkakaiba natin. Ikaw, tao ka. Pwede kong patayin at dukutin ang puso mo. At kunin ko ang atay mo para mabusog ako. Pero hindi ko gagawin. Kasi kahit aswang ako, may puso din akong tumitibok para sa'yo. Kaya bubuhayin kita. Ang nakikita lang ng mga mata mo ngayon, ang makakalimutan mo. Kasi wala kang makikita ngayon. Kahit nakadilit ang mga mata mo, kakain ako ng iba. Pero ikaw, Lily, hindi kita kakainin. Dahil kahit aswang ako, meron akong pagmamahal. Alam, Lily, mabuhay ka bilang normal na tao. Ako, kakaiba ang mundo ko. Mundo ko ng mga aswang. Anak ako ng aswang! At hindi ko na siya nakita mula noon hanggang ngayon. Tuluyan na siyang naglaho. Salamat po sa pagtsatsaga ninyo sa pagbabasa ng aking kwento. Naway isa rin po sana ang aking kwento na mabigyang buhay ng inyong magagaling na drama talent. Napakaganda po kasi kapag binibigyan nila ng buhay ang mga kwentong ipinadadala sa inyo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ako po si Tranquilina. Hanggang sa muli po, sana'y patuloy kayong makinig
ng mga kwento dito sa inyong paboritong YouTube channel, Dark Shadows 101.